box tsaka yung ano niya, plate niya, magkano po? Di ba to kakasa dyan? Na ano, sakto po. Pati kabit. What is up? What is up, guys? This is your boy, Baby Ninja Vlog. What's up? Ha, so ayan. Naka Honda Beat tayo ngayon. Tayo ay bibili. Wow, bibili tayo ng top box para kay Honda Beat. Diba? Sa wakas. So, kung matatandaan nyo eh, ang unang-unang bagay o modification na ginawa ko dito sa motor na to is yung ano niya, yung rack niya sa likod. It is the DC Monorack. Shout out to DC Monorack. Hindi sponsored, pero yeah. Ngayon lang natin siya mabibilan ng top box. So, hindi naman ako titingin ng mga ano, ng mga branded na top box. Basta mala ano, basta napapaglagyan. Okay na 'yon. Hindi ko rin naman kailangan ng napakalaki-laking mga box. Dahil napakaliit lang ng motor na 'to, 'di ba? Nasa mid pa ako. Ang titingin tayo dito ngayon. Tinignan ko price range mga nasa ano ba? Nasa 800, ganun, 900, 700, something. So yeah, let's check it out. Magkano set? Box tsaka yung ano niya, yung plate niya. Plate kasama na po yun. Magkano po? 800. Dito. Yeah. Pwede diyan. Pare-pares lang ba ng laki? Hindi ba to kakasa diyan? Ah, may spoiler. Paano ba to sinusuksok? Ah, dito din. Ito pinipindot. Pagtatanggalin siya dito. Eh, 800 na ano, sakto po. Pati kabit. Sige po. Hit natin. Ayan, guys. Mabilis ang kuha lang. So, ayan nga. Yung itim lang yung pinili ko. Hindi naman... Ayoko naman nung may pula na ano. So dito to sa Batasan, napakaraming motor shop dito. Diretso pa doon, madami pa doon. Pero ayun nga, pare-pareho na ang price niyan. 800 daw sa ano na. Fix na 800 kabit. Kasama na kabit. So ayun na, magiging pamalengke na si Ang David. De biro lang. Pero ang purpose talaga ng top box niyan, pang long ride. Okay, recording. So, what's up, guys? Ito, tapos na. Naikabit na. Napakasaglit lang, parang ano lang. Saglit lang, parang 5 minutes lang. 5 minutes na linagay. Apat na tornilyo lang naman. So, H&J top box. Ayan. So, kaya ako talaga bumili nito ngayon. Bibinyagan na natin siya. Dito tayo Maynila, Sampaloc, Maynila. Dun sa tita ko. May kukunin lang akong ano, frozen goods. So yun, nagtitinda yung tita ko ng frozen goods. Ayan. Pero ayun, ano ko naman na talaga kasi to. Plano ko naman na kasi talagang bumili ng top box. Talaga nasa ano ko to. Kaya nga ako bumili ng ano, 'di ba? Ng DC rack, ng rack mount.
para sa top box na yan. So, ayan ngayon, observe-observe lang muna. Siyempre, baka mamaya biglang lumuwag eh. Kasi gano'n naman eh, pag bagong tornilyo, luluwag. Saka ingat-ingat na rin sa pagsingit, di ba? Kasi hindi na tayo, ano, meron na tayong extra sheet sa likod. Sa ngayon, wala siyang laman, so hindi ko ramdam. Hindi ko ramdam na may box sa likod. Wala namang pinagkaiba. Banking, banking! May sasakyan sa harap. Kita kaya siya sa secondary camera? I think ginti eh. Dito tayo ngayon sa Commonwealth. So, yeah. May plano akong long ride. Kaso lang kasi dahil sa COVID na to, hindi matuloy-tuloy eh. Nung ano nga eh, magbabaler na sana talaga ako nun eh. Kaso naudlot, pumutok yung COVID. Wala na, quarantine na tayo. So sana safe kayong lahat ngayon. Ngayong pandemic, parang ano na eh, nagiging new normal na eh. Ito na ang bagong normal. So ayan, hindi ko ramdam yung box sa likod ko. Totally hindi talaga. Pitik-pitik lang tayo ng silinya, Jor. Tamang filter-filter lang. Sarap! Dito na tayo sa kahabaan ng QR. Nubusinahan niya yung taxi. Napakabagal kasi. So far hindi ko pa rin nararamdaman yung ano, top box sa likod. Biglang wala na pala sa likod ko, no? hindi ko nga siya nararamdaman in terms of wind drag. Pero wala siyang laman ngayon, so hindi siya matalbog. So malalaman natin mamaya. Dito na ako. Alam mo ito kayong building yun. I have to check the map. So ayan guys, it's NJ. Okay na rin, hindi naman natin kailangan na mamahaling nga tulad ng sinabi ko. Kailangan ko lang talaga ng lagayan, additional lagayan para sa beat. So ayan guys, nakuha ko na yung ano, frozen goods, saktong sakto sa aking bagong lagayan. Ayan, so ayan, medyo may timbang na tayo sa likod pero hindi naman sapat para iangat yung double stand. So batchy na tayo. Thank you.
Bay, apakatulad may angkaw. Apakatulad niya magpatakbaw. Ayan guys, pauwi na ako. So, ayan. Ngayon may laman na yung HJC top box. Nararamdaman ko na yung wind drag. Saka yung added weight, syempre. Yung, ito ang ayaw ko sa mga top box eh. Kaya ayaw na ayaw ko magta-top box. Kasi yung bigat mo eh, mataas. Ano bang tawag dun? Yung, kumbaga yung center of gravity mo, eh mataas. Diba dapat, syempre mas mababang gravity. Mas mababang gravity, syempre mas stable at mas maganda yung handling. Pero pag ganitong mataas, may bigat. Pero pag ganitong ano, may mabigat sa bandang itaas ng motor mo, ayun nga, katulad ng top box na may laman, eh, syempre, makakompromiso yung ano nyo, yung handling.